teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na si Señor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka sa DWIZ. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Lunes na naman, Engineer Barreto. Ha? Lunes na naman tayo at kayod. Wala ko tayong magagawa, kayod na naman. Simula na naman ang kayod sapagkat habang may pagkakataon pa tayong kumayod. Ha? Baka mamaya na naman, ito quarantine na naman tayo o kaya naka-lockdown na naman tayo. Ha? Dahil alam nyo naman, pinag-iingat po tayo, pinag-iingat pa rin tayo. At dahil nagbibigay na ngayon ng babala nga ang mga taga-Octo research natin ng mga posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mamaya pag-usapan nun natin yan. Ha? Kaya marami hong pag-iingat na dapat natin isaalang-alang. Lalo ngayong ilang araw na lang? Halos na 14 days. Ha? 14 na araw na lang. Halos na 2 linggo yan ha? Ang natitira bago bumoto ang sambayan ng Pilipino sa magiging bagong presidente at vice presidente at iba pang leader at kinatawan sa at mga lokal na sa pamahalaan at sa kongreso. Yan ang inaasahan natin nitong parating na 2 linggo na lamang ang nanalabi o 14 na araw, senyora. At tinataya po ng Commission on Elections na halos 65 milyong mga botante ang maaaring magpunta sa mga voting centers sa May 9. Ayan. At may 1.8 million na botanteng Pilipino rin sa ibang bansa. At maaari na silang magsimulang bumoto sa mga embahada at ganun din sa mga consulate ng Pilipinas sa ibang bansa noong pang-Abril yan. Eh. Noong Abril 10 pa yan. Ano? Hanggang sa araw mismo ng eleksyon sa May 9. Ayan. At araw ng Lunes yan. Ha? Ang pagbabotohan po, ang pagbabotohan lamang nila ay mga posisyon ng presidente, vice-presidente, senador at party list. Wala nang lokal. Wala na silang lokal pag oras na sa ibang bansa. At dito naman sa atin, sa Pilipinas, 106,000 na clustered polling precincts ang bubuksan po sa araw ng halalan. Ito ang kauna-unahang halalan sa bansa kung saan ay boboto ang sambayan ng Pilipino na may bahid pa ng pandemya. Isipin mo, may bahid ha? May bahid ng pandemya sapagkat nasa gitna pa rin tayo ng pandemic. Nasa gitna pa rin tayo ng pandemic, senyora, dahil hindi pa tayo tapos. Ha? Hindi pa tayo tapos at kasalukuyan pa tayong makikipaglaban sa gitna ng virus. At hindi pa tapos ang virus na yan, senyora. At siyempre, nasa paligid pa natin yan. Kaya naman, ang mga maigpit na mga tagubilin, ang COMELEC kung paano magiging maayos ang pagboto ng bawat sambayan ng Pilipino. Ayan, ha? At may nangangamba raw na baka maging super spreader, ha? Yan po. Siyempre, hindi po natin maiwasan lahat yan. Super spreader event ang araw ng eleksyon dahil baka ho magsiksikan at hindi maging maingat ang mga botante pagdating sa mga presinto at pwede raw magkaroon ng COVID-19 surge o yung muling pagtaas ng mga kaso pagkatapos ng eleksyon. No? Lahat naman, no, puro may mga haka-haka at kuro-kuro na yung ating mga expert. Eh. O tulad nitong sinasabi yun ng ating mga Octa Research. Dahil sa pagtaas ng kaso sa South Africa at India, nakikita nila, it's very likely, English yan ha, na may posibilidad na makakita tayo ng pagtaas ng bilang ng kaso dito sa Islas de Pilipinas sometime in the near future. Hindi sinabing malayong future, ha? Malapit lang, near. Hindi daw nila masabi kung kailan. At kung sa May, malayo yan. Sa May or June, malayo ba yan? Kaya near future yan, malapit lang. Hindi malayo ang May at saka June, o Mayo, o Hunyo. Pero dahil sa nakikita daw nila, nakikita na raw ito ngayon sa South Africa at sa India, talagang mangyayari.
mangyayari dito yan sa atin. Yan po ang kanilang haka-haka at kuro-kuro. Kaya bagay, puro haka-haka at kuro-kuro yan. At nandun din naman, ang ika nga, ang posibilidad ng mga haka-haka at kuro-kuro na yan kung hindi tayo mag-iingat. Ayan. At siyempre, si Sr. Pacheco pa rin po, ang teka-teka, ang inyo pong makakaboka-boka hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Ayan, ha, senyora. At binabati na po natin, binabati na po namin at magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang merienda, magandang madaling araw, magandang hating gabi, magandang gabi, magandang hapon sa lahat po ng mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya na, sinabi ko na lahat ng oras din yun dyan, ha. Alam po namin na iba-ibang oras ang inyong pagsubaybay dito sa amin sa pamamagitan ng Facebook at ganun din po sa YouTube dito sa palatuntunang. Teka-teka, si Senyor Pacheco na ang inyong kaboka-boka handang maglingkod sa inyo. Dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882. Ngayong araw na ito ng Lunes, ika 25 na ngayon. Biro mo yung bilis ng araw, ano? Kalahin mo, huling linggo na pala ngayon? Huling linggo na ngayon, senyor. Ah, senyor Pacheco, huling linggo na ngayon ng buwan ng Pebrero. Isipin mo sa susunod na linggo, Mayo na! Wow! Buwan na ng mga bulaklak! Ayan, sana naman yung Mayo na yun, hindi buwan ng mga virus, ha? Sana ma'am, yun po sana ang panalangin natin. Nako, sigurado na raw. Teka muna, bago ka sigurado, siguruhin mo muna, batiin mo muna yung mga kababayan natin dito sa buong Islas de Pilipinas. At sa buong Islas de Pilipinas, binabati ho natin yung mga amigos at mga amigas natin. Siyempre, yung mga kababayan natin na napatuloy pong na nakikinig, siyempre dito sa DWIC at sa bayan po ninyo kami napapakinggan sa pamamagitan ng aming himpilan ng Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Ayan. Kaya binabati po namin kayo dyan ng maayong hapon. Maharay nga hapon sa Indugabos. Ayan, ha? Isang Bicol at isang Bisaya. Sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Pinag-uusapan natin ngayon yung mga inaasahan nating mga pagsirit ng virus dito sa Islas de Pilipinas at kayo tayo ngayon ay pinag-iingat at binabalaan nasamantama na sa linya natin ngayon ng via Zoom. Mamaya po makakausap na natin, andiyan na ba sa ang ating Octa Research Fellow sa katawan po ni Dr. Butch Ong. Nandiyan na po sa ating Zoom ngayong araw na ito ng Lunes. Dito pa rin sa palatuntunang Teka-Teka, si Senyor Ray Pacheco na po. Okay, Dr. Butch Ong, si Senyor Pacheco po, ang inyo pong kasama ngayon. Dito po sa Teka-Teka. Magandang hapon. Hapon, Senyor Pacheco, Sir Ray. Magandang hapon din sa mga nanonood at nakikinig sa programa. Welcome dito po sa aming palatuntunan sa Teka-Teka. Kasi kailangan natin ng Teka-Teka ngayon, Doc. Mukhang hindi na po nagte-Teka-Teka ngayon ang mga kababayan natin. Sige-sige lang eh. Dapat mag-Teka-Teka tayo sa bawat kilos natin at huwag tayong magkampante at magtiwala. Ha? Sa nakikita ho natin, kasi alert level 1 lang ho yan, Doc, ha? Pero ngayon, nangangamba tayo dito sa mga infectious disease natin at mukhang kinakailangan mag-ingat tayo sa mga border natin, yung border control. Dahil hindi yun natin may iwasan lahat, datingan ang datingan yung mga ibang mga marami ho nagdadatingan sa ibang bansa. Pero mukhang medyo ngayon ay kalat ho at tumaas ang kaso sa South Africa at sa India. Marahil, nakarating sa inyo yan, Dr. Ong. Yes, Sir Ray, no? Ang number of cases naman. Actually, nakikita ko din yung sa South Africa, pinagmamatsyagan ko for the last few days. At, hindi naman talagang incredible ang akit ng kaso nila, pero umakit pa rin nonetheless, no? Mm-hmm. At syempre, gusto lang natin na i-remind yung ating mga kababayan na talagang kahit na alert level 1 tayo ngayon, ay mag-ingat pa din at baka mamaya ay masunod yung ating trending gaya ng sa South Africa. Oho. Kamakailan po, laging meron na po mga briefing tayong ginaganap din ngayon diyan sa ating mga ikaw dito sa ating AITF, di po ba? At kinakailangan daw po nga ngayon na magpatupad tayo ng safety measures
tulad nitong RT-PCR test, 48 to 24 hours bago pagdating sa bansa ng ilang mga, kasi ito ang dapat natin pagkukunan ng pansin, yung border control natin, Dr. Ong. Yes, Ray, well, sa lahat naman ng mga variants of concern na pumasok sa ating bansa, no? Syempre ito ay dumaan sa ating mga border, ano natin, sa ports of entry natin, no? At gusto natin sana na mas mag-iingat tayo. Of course, mayroon tayong mga kababayan na uuwi din dahil sa summer. Yun. No? At uuwi din dahil yung iba ay dito gusto bumoto. Uh-huh. And kailangan pa rin natin mag-ingat kasi without strict border control, baka may makapasok na mga variant of concern na maaring mag-cause ng pagtaas ng kaso natin dito. Okay. Pag sinabi ba natin variants of concerns, are we talking about ito bang mga variant na nandyan po sa South Africa o nandyan sa iba pang mga bansa na maaaring may magdala rito sa atin? Well, sa kasaysayan natin, Ray, no, yung mga variant of concern, talaga nang gagaling yan sa mga areas na mataas ang kaso, like before, sa UK, no? UK. I believe it's the Alpha variant. Yung Spain, di ba? Spain din. It's Spain, oo, no? And then the Delta, no, from India. At yung Omicron, this is from South Africa. No? So, ang malapit dito, Doc, yung Indonesia. Meron na rin. Oo, ang Indonesia, dikit sa atin yan. Oo, pero yung mga variant of concern, technically, it's just Alpha, Beta, Gamma, Delta, at Omicron pa lamang. Pero ang Omicron, meron ng mga sublineage. Okay. No? Meron ng ibang mga parang nanggaling sa Omicron. May Omicron XE na tayong pinag-uusapan ngayon. May Omicron BA1, 2, 3, 4, etc. No? Although hindi pa sila variant of concern, no? Ay tinitingnan na rin natin ngayon ang kanilang trending kung kamusta ba sila sa bilis sa paghawa at sa severity ng disease. So ngayon, sa ngayon, ang nakikita natin ay talaga mas nakakahawa sila than the previous variants. Okay. Pero mild pa rin at asymptomatic ang karamihan ng cases. Okay, bakit ganun, Doc? Ano kaya ang palagay nyo? Malaki bang tulong yung bakuna? Well, sa nakikita natin? Yan, no? Yes. Oo, yung ating vaccination program ay malaking tulong, lalo na that we have reached around 70% ng ating target population sa pagbabakuna. Pangalawa, ang Omicron as a variant, talagang it causes asymptomatic or mild COVID lamang. Okay. No? Ay sinasabi nga na parang prangkaso ang sintomas. No? Okay. Hindi gaya dati nung nasa yung unang variant, at yung mga sumunod na variant, Alpha hanggang Delta, ang sintomas ay hirap huminga, sakit sa puso, no? Kaya maraming namatay noong mga panahon na yun. High no? blood, itong, high blood, yes, hypertension. Tapos kung may sugar, delikado. Delikado, no? Mm-hmm. Pero sa Omicron ay karamihan sa mga kaso na nare-report due to Omicron is only asymptomatic or mild. No? Ito ay katangian na talaga ng variant na yan. Pero ayoko sanang sabihin na hanggang dyan lamang, no? Baka mamaya may pumasok na variant na kumbaga ay mas mabangis pa ngayon sa Omicron. Sana wala na. No? We hope na wala na. Pero hindi natin masasabi na hanggang Omicron na lang ang variant na yan. Okay, nabanggit ng ilang mga expert na there will be a probability by, sabi nga nila, baka near future. Yung near future nila, it might be May or June. In case. Doon sila nangangambay. Well, ito yung ang dahilan nito, ang base nito ay yung ating mobility. Dumadami na ang mga tao sa labas. Pati siyempre ang ating mga campaign activities, no? Nakikita niyo naman din sa social media, libo-libo yung mga nag-join sa mga campaign. Mga rally, no? At makikita niyo naman at titingnan niyo lang yung social media, ang mga face mask. Wala nang social distancing doon, Doc. Wala na. Wala lang social distancing at minsan nakikita mo kumakain pa, nagtatanggal ng yun, mask. Yun, itatanggalin yung mask. Pag kumakain, tanggal ang mask yun, Doc. Oo. Kaya nga gusto kong ihikayat, no? Actually, hindi naman natin talaga pagbabawalan, Ray. Mm-hmm. Kasi syempre, gusto natin lahat marinig yung mga plataforma ng ating mga kandidato. Pero kapag kayo ay sasali sa mga election na activities, magsuot tayo ng mask. No? Mm-hmm. At huwag natin tanggalin habang nasa labas tayo. Kasi syempre, wala nang social distancing yan. Mm-hmm. At baka tumaas ang
risk for transmission ng COVID. Okay, bilhin nyo, day aside from this mga activities natin dito sa loob ng Pilipinas, inaantabayan pa natin yung border control. Sipin mo, dalawa yung mga sinasaalang-alang natin ngayon na yes. Doc. Oo. Yung border control and then yung mga nandito sa loob ng Pilipinas na nagre-prepare para sa eleksyon. Tama yan. And this is because of the lessons that we have learned from the past, from Alpha, from the Beta, from Delta, and from Omicron. No? Kapag hindi natin hindi tayo nag-stricto sa border control natin, ay malulusutan tayo ng mga bagong variant of concern. At hindi lang yan, sabi mo yung sa loob, no? So, kung pagbabawalan natin pumasok or malimit natin na pagpasok ng mga variant of concern, no? Mm-hmm. Pero meron naman makakapasok, minsan in our history. Siyempre, may pumasok. Ang importante ngayon ay ang contact tracing at yung testing. Mm-hmm. One of the reasons, Ray, na mababa ang naitatalang mga numero ngayon ay mababa din kasi ang testing. Okay. Hindi natin alam kung ilan talaga ang mga kababayan natin ang may COVID. Ang hindi pa natetest. Sa dami na yan. Oh. Sa dami na yan. Oh. Dahil karamihan naman ay asymptomatic or mild. Hindi naman kailangan magpa-test kung asymptomatic dahil wala ka naman naramdaman. No? Mm-hmm. So dahil mababa ang testing, mababa ang numbers na naitatala natin. Mm-hmm. So kumbaga, we should increase the testing nevertheless. No? Sa ating mga doktor, sa ating mga nakikinig na mga medical ano dito, no? May nagpakonsulta na pasyente at talaga hinalayo ng COVID, Party PCR nyo na para malaman natin yung tunay na datos sa ating bansa. Yun na nga. At least, Doc Butch, nakikita natin may mga ilang pa tayong problema na magbibigay daan sa atin para talaga hindi tayo maging kampante. Sinabi nyo na yan. Dahil kasi nyo, dahil kulang tayo ng testing, hindi pa sapat ang testing. At ang mabigat dito, kasalamuha pa rin natin yung mga hindi bakunado. Tama pa, Doc? Tama. Ilan yung hindi nagpapabakuna? Hindi naman natin alam . Kasi under the alert level 1, hindi naman sinabi na ang lalabas po ay bakunado lang. Hindi eh. Hindi na ganoon ang labanan Ang labanan na ito Okay, to whom it may concern. Ganoon ang mangyayari. Tama ka dyan, Ray. No? Kaya nga natin gusto ihikayat ng ating mga kababayan na kapag napabakuna tayo, pukituhin natin ang dalawang doses. At kapag available sa inyo ang booster program, booster shots, consider taking the booster shots. No? Kasi marami din sa ating mga kababayan na sinasabing okay na yung dalawa, tama na yun. No? Uh-huh. Pero kung available naman ang pangatlong shot, ako nakatakpo na ako. No? So sabihin na safe and effective naman talaga ito. No? Mm-hmm. If available, please take the booster shot. No? Kung hindi pa kayo magkakunahan, please do consider para magprotekta ng sarili nyo, ang pamilya nyo, at ang inyong mga komunidad. I see. Napakaganda na sinabi nyo na available na ang booster shot. Pero the point there, at this point, marami pa ang hindi nga natin, wala pa nga ni isang bakuna hindi nga nakakaranas. Ngayon, we are talking about the booster or the second booster. Kasi pangalawang booster na pinag-uusapan natin ngayon, Doc, ano? Pero until now, we haven't achieved the 100% of masasabi natin fully vaccinated. Yung dalawa lang. Hindi pa natin masasabi yun. Yes. Hanggang ngayon, hindi pa natin na-attain yan. Okay, kung fully vaccinated na kayo, okay, well, fine. At we can have, we will now go to booster. Pero pinag-uusapan na natin yun ang booster shot for the second booster. Pero until now, ang dami pa rin ang hindi nababakuna. Ibig sabihin, hindi pa nakakatikim ng isa mang shot ng bakuna. Yun ang masakit dito, Doc. Tama yan, Ray. No? Although yung ibang mga lugar available naman, hindi nila ina-avail ang shots. No? Ano ba disadvantage niyan, Doc? Para at least magkaroon sila ng idea why you should have a shot or itong complete vaccination na ito. But why? Bakit ba sila nagpakampante na okay lang naman, hindi naman ako nagkakasakit, okay lang ako. Even though I don't have vaccine, okay lang ako. You see, nakikisalumuha ako rito, hindi nga nila alam na hindi ako bakunado. O, di ba? Yan ang point dyan.
Ang isang yung isang factor dyan, Ray, ay yung question nila about safety, no? Siyempre, tinatanong pa rin ako, safe ba yan, no? Pero after about a year, we've been doing the vaccine program for more than a year na, and safe naman ang mataas ang safety level naman ng mga bakuna at pupasa naman sila lahat sa EUA, no? Mm-hmm. Ang siyempre, another ano is the information on dumarating sa kanila, no? So marami pa rin mga fake news. Marami pa rin fake news. Kaya tama ka. Nakuha mo na. Yo, Ray, yun yung isa sa mga nakikita kong mga hadlang sa vaccination. But the other reasons, no, for instance, yung mga areas na mahirap puntahan, talagang understandable na mababa siguro o mabagal dumating ang vaccine. Pero mahirap talaga puntahan ng mga areas na yun. No? Mm-hmm. But most of the ano is the fear of the unknown safety. Pero ngayon, alam na natin, safe siya. No? Kinukonsider na nga na magkaroon na isa pang booster shot for the immunocompromised. Mm-hmm. Kasi ganoon siya ka-safe at ganoon siya ka-effective. Okay. Anyway, maraming salamat with that, Doc. At least kahit pa paano, ay ma-encourage sana natin yung iba pa na nadadala ng ibang mga encouragement din na huwag kayong maniwala dyan. Kaya until now, ito, magkakahalo-halo yung mga hindi bakunado at bakunado nandiyan sa gitna ng campaign. Halo-halo yan, Doc, ha? Tapos sabi mo nga, walang social distancing, walang face mask, and then all of them are kampante because yung isa kampante dahil siya bakunado. Yung isa kampante na, oh, you see, hindi ako tinatablan. Kaya ngayon, para mag-challenge ito na kung may tablan, paano ngayon yan? Makikita natin ngayon ang naging sino ngayon ang nagkaroon ng problema ng pagkakababayaan. Eh tayo din. Tama ba, Doc? Oo. Okay. Kaya na yun, no? Kasi syempre hindi naman tayo nagkukulang na sa programa po ninyo na ipag-aalam sa mga publiko about COVID-19. Okay, maraming salamat with that, Doc Ong, sa pagbibigay daan nyo dito sa aming palatuntunan sa Teka Teka, si Senyor Pacheco na sa DWIZ. Salamat po ng marami. Maraming salamat, Sir Ray, sa pagkakataon at pagkatakapag sa inyo. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, si Dr. Boots Ong, ang ating Octa Research Fellow sa ating panayam na sinagawa ngayong araw na ito ng Lunes, 25 ng buwan ng Abril. Yan, at talagang, yaka nga, pag pinag-uusapan natin ng buwan ng Abril, nako, siksikan na naman tayo dito, siksikan na naman. Malaking problema po natin ngayon sa nangyayari ngayon sa biyahe ng ating mga, ito ang gusto kong malaman natin yung mga nag-uuwihan na galing sa probinsya na walang masakyan pagdating sa Maynila, nako unang araw po ng work week pero perwisyo agad ang sumalubong po sa ilang mga pasahero dahil ewan po natin, dahil hanggang ngayon karamihan po ng mga ito ay kabababa lang daw sa bus terminal sa Cubao dahil sa ginagawang night operation sa mga bus kung saan alas 10 na nag-umpis ang bumiyahe ang ilan dahil sa pagpapatupad ng window hours para sa mga provincial buses natin. Naku, kawawa naman. Paano ba to? Ah, ang laki ho ng kalbaryo na nararanasan ngayon dahil po sa pinatutupad na window hour scheme ng LTFRB at ganun din po ng MMDA. Ito po ang nagpapahirap sa halip na magpagaan po sa mga pasahero ng bus na biyahing probinsya. At sa ilalim po ng window scheme, yun na, nagagamit lamang po yung mga provincial buses, yung kanilang terminal sa Metro Manila mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Habang hindi pa sila pwedeng magtungo sa kanilang terminal, ayun, ang gagawin o, mananatili muna sila sa mga itinagdang terminal sa mga bus na galing Bicol, Mimaropa at Calabarzon sa Paranaque. Yan po yan sa PITX. Sila doon umihimpil. Sa mga bus naman na galing dito sa Norte, Northern Luzon at sa North Luzon Express Terminal, doon sila sa Enlet. Ayan, sila ihimpil. Dahil dito po sa pinapatupad na nililimitahan lang po ang mga provincial buses yung kanilang biyahe noong Abril 20 na naging dahilan para po may stranded naman yung mga pasahero at sa terminal na natulog yung marami, ang pinakamaraming na stranded po na pasahero ay sa Pampanga Terminal patungong Maynila. At marami rin po ang na-stranded sa mga terminal Cubao, Quezon,
napauwi naman sa probinsya. Kaya dito po nananawagan na po si Senadora Grace po sa mga bus operator, gawin naman ninyo ang inyong mandato na serbisyoan ng mga pasahero na karamihan po na stranded sa pulpan nitong nagdaang Linggo. At gusto namin malaman kung ano po ang mga hakbangin ninyo, at hindi namin pa rin kayo namin makontak kung meron ba kayong gagawing hakbang para hindi naman ninyo pahirapan at magdusa itong ating mga mananakay. Magbabalik pa rin ang panatuntunang Teka Teka sa DWIZ si Senyor Ray Pacheco na pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 31 minutos, magkalipas ang alas 4 ng hapon. Teka Teka, si Senyor Pacheco na! Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Filipinas, at magandang hapon pa rin sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ngayong araw na ito ng Lunes, ika-25 ng buwan ng Abril. At siyempre, on our engineering side, kasama natin si Engineer Jeric Barreto at ang ating bumubo ng mga News and Operations Center dyan po sa desk natin, at ganoon din po ang bumubo ng reportorial team ng DWIZ. Samahan po ninyo kami hanggang alas 5 ng hapon, senyora. Ito pa rin ang palatuntunang Teka Teka sa Senyor Ray Pacheco na po ang inyong paring kaboka-boka pag-utusan po ninyo dito pa rin sa impilang may todong lakas, ang DWIZ 882. Bati na muna tayo. Hello, good afternoon po mula kay Richard Aguila, Rino Rivera. Good afternoon, Senyor Ray. JLB Cabalquinto from Jensen. Angelo Redaha, magandang hapon from Malolos, Bulacan. 14 days before May 9, national and local. Siyempre naman. Ricardo de Guzman, Gliseria Pugaw Pacaira from Binondo, Maynila. Aileen Giang Castro, mula po sa Dubai. Yan, ng mga taga-Dubai. Alam mo, gusto ko na makabalik sa Dubai. At gusto ko sumakay dyan sa ano eh. Gusto ko sumakay dyan sa ano, sa Camel. Kami ni Camel. At binabati rin natin, siyempre, yung regular listener natin, hindi listener natin, kundi regular na nanonood sa atin sa YouTube at saka dyan po sa cellphone. Ha? Sa mga cellphone nila, sa mga YouTube at saka Facebook, sa umagitan po, binabati natin yung regular po nagbibigay ng update sa atin dyan sa Western Australia, sa katawan po ni Ginoong Elazar Castillo and family, dyan po sa Perth, Western Australia, at ganun din si Alan Brazil sa California, USA. Madaling araw silang nanonood, ha? Madaling araw. Ganun din po sa mga taga, yung hating gabi naman, doon naman sa may Hawaii. Ayan, yan ang mga nanonood po namin sa amin sa Hawaii. Sa pamamagitan po ng tinatawag nating Facebook. Salamat po sa inyong matiyagang pagsubaybay sa amin. Hindi na po namin mabati lahat yung mga kababayan natin. At syempre, yung mga taga Bulacan po, sila sa tour at saka sila Baby Mercado at si Mami Rose dyan po sa Malhakan, yung kababayan po ni Engineer Barreto. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa amin dyan sa Malhakan, May Kawayan, Bulacan. Uy! Ninakawan daw ng ano to sa akong fertilizer ang Department of Agriculture. Ano ba naman to? Kung hindi manakawan, nadadali tayo ng smuggling. Ano ba naman to? Nakawan na, may smuggling pa. Ano ba ito mga naranasan ng DA, ng Department of Agriculture? At pagkatapos, meron pang nakapasok na avian flu sa Region 2. Ha? Alam nyo, may flu. Ito po yung parang virus ng mga baboy. Ayan, na sabay po yan ng virus natin ng COVID-19. Sipin nyo, magkasabay yan halos. Ang mabigat dito sa baboy, yung virus ng baboy, wala pa rin hanggang ngayon bakuna. Wala silang bakuna pa. Kaya dumadami din dito, hindi po namin alam kung ito po pwede magdulot na para tayo ay magkaroon din ng virus. Hindi natin alam kung nagdadala yan. Dahil kinakain natin yan, hindi natin alam kung nakakalusot yan o hindi. Yan ang mahirap dito sa problema natin ngayon. May report ba tayo? Kala ko may report na tatanggapin tayo. Ngayon, ito, ninakawan pa ng sako-sakong fertilizer. Maliban po sa, itong Department of Agriculture, ha? Kaya gusto namin sana makapanayam dahil baka marami kami tatanong tungkol din sa smuggle ng mga gulay natin. Ang dami na kung saan po tumataas po mga presyo ng mga gulay natin dahil tambak po ang gulay, kawawa naman yung magugulay. Ayun, pinaimbestigahan daw po ng DA yung ulat tungkol sa nawawalang sako-sakong fertilizer na binili.
malaking pera po yan ang parang sa pangangailangan ng ating magsasaka sa kanilang pagsasaka. Ninakaw daw eh. Nako, ninakaw po ba yan o pinanakaw? Dalawa lang yan eh. Pwedeng ninakaw, pwedeng pinanakaw. yan po ang nangyayari ngayon. Ang committee po ngayon, dinitingnan ho nila kung paano sila nasingitan. Ang dami naman itong nanakaw na ito. Ilan ba yung ninakaw na yan na mga kakailanganin? Ano, lahat halos? Ha? Ang lahat ba yan ninakaw? Ayun ho kayo dito kay Secretary Dar. Ilan ba yung ninakaw? Ilan yung nanakaw? Nananakawan, teka, tungkol sa nawawan ng sako-sako ng fertilizer. Ang hirap naman ng sako-sako lang. Eh, ilan ho lahat yun? Yun ang gusto namin manaman, ilan lahat. Eh, yung sako-sako, hindi natin na, para daw mabusisi yung ulat, nawawan ng fertilizer sa Soxagen na binili ng Department of Agriculture. At ano yan, lahat na nanakaw? Ayan, yan ang mabigat dito. Nandiyan sa Region 12 ito. At malaman daw kung sino raw ang dapat na ewan ko ha, maraming mga kritiko ang nababahala sa pagsama ng ilang tauhan daw ng isang Special Investigation Committee. So, may mga problema pa pati sa komite. Ha? Yung mga komite na maaaring yung komite ay kumita. Ayan ang hindi natin alam. Komite, kumita. Ayan sana naman naku. Ang dami na natin problema sa agrikultura, ha? Meron pa tayong, ito nga, problema nga natin itong problema nga natin ito sa nakapasok na po itong avian flu sa Region 2. Nasaan ang Region 2? Nandito yan sa may bandang area ng La Union, ha? Area na yan, na sa may Kawayan, sa Isabela. Hindi sa may Kawayan. Kawayan, Isabela. Iba po yung Kawayan City, ha? Sa Isabela. Tinamaan daw po yung mga backyard layers o yung paitlugan ng manok. Maliban po sa mga paitlugan ng manok, baka, ano yan, meron din pang, may avian flu ang manok natin, ano? Ayun, yun ang mabigat nito ngayon. Tinamaan po yung ilang backyard layers po ngayon dyan. At gumagawa po ng hakbang ngayon ang mga veterinary office ng Kawayan para tukuyin yung pinanggalingan ng avian flu. Yan, at kung saan po binenta yung mga nasabing alagang hayop. Yun ang mabigat, naibenta na. Di makakain ng tao yan. Baka humagkaroon ng side effect yan sa mga taong kumakain. Kaya mag-ingat po kayo sa pagkain ng mga chicken, ha? Na magagaling ko ngayon sa Isabela. Nako, yan ang hirap ngayon dito sa atin. Eh. Maliban din sa sinasabi ko kanina, na sakripisyo po ngayon yung pagdurusa po ngayon ang nangyayari sa mga pasahero na nanggagaling sa probinsya, eto na po, iniling po ni Senadora Grace po sa mga bus operator na gawin ng mandato yung naservisyon po yung mga pasahero. Ang bottom line daw nito, to serve our passengers coming to and from the provinces carrying heavy belongings. Kawawa naman, ano? Lalo na yung mga, alam din yung pag nanggagaling sa mga probinsya, yung mga kababayan natin, ang daming daladala niyan. Ha? Ang daming mga daladala niyan, mga balutan, marami. Isipin nyo, pagkatapos, pag yan ay umuwi, binom nyo, doon na maghihintay doon. Kusan nyo ihinto, doon na lang maghihintay yan. At doon na matutulog. Ewan ko ha. Mukhang paalala po ito ng Senate Public Services Committee sa mga bus operator. Pero kaso, hindi yung problema natin, Senator Grace po, hindi po yung bus operator eh. Ang may problema po, itong LTFRB. Dahil sila po yung nag-issue ng show cause order na 6 na provincial buses na magpaliwanag kung bakit na-stranded yung kanilang mga pasahero, dahil po nga sa tinatawag na yung pong tinatawag nilang meron pong window hours na binibigay. Yun po ang problema natin yung window hours. Sabi ko kasi ng mga transport official, makakabiyahe lang ang mga bus sa National Capital Region sa kanilang designated intermodal terminals. Yan po ang kailangan natin magkalinawan . Hanggang ngayon, nagkakalabuan pa dyan. Biro nyo, pinagpapaliwanag ni Senador yung provincial buses natin. Pero ang problema, naiipit naman yung provincial buses natin dito sa pinatutupad ng ating Department of Transportation. Paano yan? Sabi ho ng mga transport official, makakabiyahe lang ang mga bus National Capital Region sa kanilang designated intermodal terminals.
mismo yung staff po ni po ay nag-ikot sa mga intermodal transport terminal. Kabilang na po yung nandito sa may amin, sa Bulacan, yung North Luzon Express Terminal, sa Bukawi yan. Nasa Bukawi. Kakunti lamang ang mga bus noong Biyernes. Nauna nang sinabi po ni po na kailangan magkaroon ng tuloy-tuloy na koneksyon sa pampublikong transportasyon para maging kumbinyente ang pagbiyahe ng mga pasahero. Ay, isipin nyo, sino ba yung kawawang pasahero na nagdusa? Nako, eto. Meron nung isa dito eh. Unang araw daw ng sa ilalim daw ng window hours, 10 to 5 p.m. yan, ano? 10 to 5 a.m. 10 p.m. to 5 a.m. Pwedeng magbaba ng pasahero ang mga provincial buses sa mga main terminal ng Cubao. Tandaan po ninyo, ha, yung mga sumasakay dyan. At dahil this oras na nakabalik na po ng Maynila yung mga pasahero, talagang pahirapan po makabalik ng kanilang bahay dahil wala namang masyadong masakyan po, ha, na mga pampublikong transportasyon gaya ng ano, UV Express, saka sasakay niyan, jeep, at iba pang tuwing pagmadaling araw, may masasakyan ka ba? Mahirap na. Ayun, naghintay po ng masasakyan ang isa sa mga pasahero, ang panganan po niya Rizaline, kahit kasi alas dos ng madaling araw, wala pa siya sa kalahati ng kanyang biyahe, pauwi ng Carmona, Cavite. Mula kasi sa isang isla sa Subic, ano? Isla sa Subic? Oo. Sumakay siya ng bangka. Wow! Nag-bus papuntang Olongapo at sumakay ng provincial bus papuntang Cubao. Ano ba yan? At pagdating ng Cubao, kailangan pa niyang maghanap ng masasakyan papunta namang PITX para makauwi ng Carmona. Wow! Ang laking gastusan yan, ha? Ang laki na ng oras na ginugol mo at ang laki pa ng ginastos mo. Eh, ba'y talagang kailangan siguro bigyan nyo ng pansin ito, Senador Po, at medyo ipataw. Wala bang pag-uusap na gagawin itong ating provincial buses at saka itong para magkaintindihan at saka ito pong LTFRB o yung kaya mismo yung Department of Transportation? Kasi sabi po ngayon, binigyan din ng senador yung kahalagaan ng paglalagay ng intermodal terminal sa mga strategic na mga lokasyon para madaling maka-access ang publiko. Kailangan ho natin, may pagkilos dito sa senador po. Kung kaysa sabihin lang natin kailangan, hindi po kailangan. Kailangan na talaga. Kailangan gawin na ng ating Department of Transportation ito dahil kawawa po naman yung ating mga mananakay. Kawawa po yung mga umuuwi. Ayan. Ngayon, syempre, gaya po ng binanggit namin kanina sa inyo, isipin nyo yung kalbaryo na yun ng ating mga pasahero na yan. Ako, ewan ko ba? Lagi na lang yan ang problema natin. Nagtuturoan po yung LTFRB, di ba? Nagtuturoan yung LTFRB, nagtuturoan yung MMDA sa nangyayari, ha? Eto nga, nagbanta pa ang LTFRB, kakasuhan ng sabotage ang 6 na bus companies dahil sa hindi pagbiyahe ng mga ito na naging dahilan ng pagka-stranded daw ng mga pasahero. Sino ba talaga sisisihin natin dito? Si bukas nga, baka makapanayam natin itong bus company na ito. Itong asosasyon ng mga provincial buses. Si Yage, baka isa, nagiginig ba si Isa? Hindi yata nagiginig si Isa. Isa, nakikinig ka ba? Isa, nakikinig ka? Baka pwede natin kunin si Yage. Nagtuturuan na po yung LTFRB at saka MMDA. Tapos, sabi nila, nagbanta sila, kakasuhan nila ng sabotage daw yung mga provincial buses. Alam ba ni Yage yan? Okay, kasi kawawa yung mga, hindi natin alam kung sino talaga may problema, di ba? Nagtuturuan yung dalawa eh. Turuan yung LTFRB, turuan yung MMDA, turo din naman yung provincial buses. Sino kaya yung paniniwalaan natin dito? Yan. Gumawa naman sana tayo ng maayos na paraan ukol dito para hindi naman mahirapan ng commuters. Isaayos natin yung sistema. Malaking hamon ito eh. Malaking hamon ang problemang ito sa susunod pa na presidente ng Islas de Pilipinas. Yamang tayo po ngayon eh. Ilang araw na lang? 12 na. 14 na araw na lang at eleksyon na. Naku malaking hamon po ito, ha. Makagawa sana ng mausay na pangmatagalang solusyon, ha, ang ating public transport, senyora. At yan nasa kamay na po yan ng ating Department of
Department of Transportation, pero ewan ko, eh nagtuturuan eh. Hindi ko ngayon malaman kung sino talagang eh parang kamukha lang yan ng mga teachers at saka ng ano eh ng DepEd at saka ng teachers. Hindi ko namin malaman kung sino ang paniniwalaan namin eh. Oh, kaya talaga nyo, dahil tuloy may teachers tuloy na nawala na sa sarili niya. Bobong bayin daw niya yung 33 school sa Metro Manila. Ayun, inaresto yung teacher. Oh, nabuwang na yung teacher. Baka hindi nakikita ito ng DepEd. Dahil kasi ang hirap na rin po yung mga teachers natin. Oh. Pag tinatanong natin ng DepEd, iba sinasabi. Pag tinatanong natin ng mga teachers, iba rin ang sinasabi. Sino kayo na paniniwalaan natin dito? Pero pag tinitingnan natin ang sitwasyon, talaga namang hindi ko rin maintindihan kung bakit yung papupuntahin ng mga teachers, pinahihirapan yung teachers na papuntay sa eskwelahan, ganun ang mga estudyante, ay online. Wala doon ang kagamitan nila. Nasa bahay. Bakit yung pinapupunta sa loob ng eskwelahan? Yun ang hindi maintindihan. At tapos, papupunta yun sa araw ng eleksyon, wala naman silang trabaho sa eleksyon. At saka wala ko silang badge mula po sa COMELEC. Buti ko papasukin yan. Nakaintindihan ba yung DepEd at saka yung COMELEC tungkol dyan? Yeah. Ang daming tanong na dapat linawin po rito, senyora. Anyway, with that, muli kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga amigos at mga amigas natin ngayong araw na ito na sumubaybay at nakinig at nanood sa pamamagitan ng kanilang Facebook at ganoon din po ng YouTube. Sa panganan pa rin ang bumubuo ng News and Operation Center, sa aming pong technical side, si Ginong si Engineer Barreto. Salamat po muli si Senyor Pacheco. Minsan pa nagsasabi dito sa Teka Teka, don't worry, be happy. Hanggang bukas, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ay, Philippine Standard Time, ganap na nga na 5 ng hapon. Ang tabayanan po lamang, hindi po ako alis at babalik ako para sa ating balita pambuong bansa. Okay, sandali lang. Teka, si Senyor Pacheco na.